Muli na naman nagkakagulo ang mga taga-Bari Masisay. Sunod-sunod na naman kasi ang nawawalang kabataan at teenager sa kanilang baryo. Ngayong araw ay muling nagulanta ang kanilang lugar sa pagkawala ng tatlong teenager. Walang may idea kung saan ito nagtungo sapagkat walang nakakita sa kanila. Pumapalaho ng iyak si Alin Tinding, lalo na at nalibutan niya ang buong baryo sa kakahanap kinika. Ganon din ang mga magulang ng dalawa pang teenager na kasabay na nawala sa anak ni Alin Tinding. Nai-report na nila ito sa polis pero hindi pa nila ito pwedeng hanapin hanggang hindi pa ito nawawala sa loob ng 24 oras. Tumulong na rin sa paghahanap ang kanilang mga kapitbahay, ngunit tulad ng mga naunang nawawala ay wala rin bakas na natagpuan kung saan sila pwedeng magsimulang hanapin ito. Masakit na sa balat ang sikat ng araw at nakaramdam na rin ng gutom at uhaw sila Alin Tinding. Napadaan sila sa karinderya ni Mang Lupe kaya doon sila nagtanghalian. Maging ang may-ari ng karinderya ay nagpasya na rin na tulungan sila sa paghahanap. Habang kumakain, napansin ni Alin Tinding si Tonyo na lumabas ng kanyang tindahan. May dala itong itim na malaking supot habang pasan ito sa kaliwang balikat. Inaya ito kumain ni Alin Tinding pero tumanggi ito dahil magtatapon pa umano ito ng basura. Isa sa mga kapitbahay nila ang tumawag kay Tonyo upang mag-order ng 3 kilo ng karne. Bakas sa mukha ni Tonyo ang tuwa at sinabing tamang-tama ang pag-order niya dahil may bago umano itong kinatay na karne. Hindi alam ni Alin Tinding kung bakit bigla na lang siyang kinilabutan habang nakikinig sa usapan nila Tonyo. Pakiwari niya, may ibang kahulugan ang sinabi nito. Kaagad niya iwinaksi niya sa kanyang isipan ang pagdududa. Matagal na nila itong kapitbahay at mabait naman si Tonyo kaya imposible na gagawa ito ng mga kakaiba. Nag-aagaw dilim na nang umuwi sa kanilang tahanan sila Alin Tinding. Laglag ang balikat na umupo siya sa kawayang sofa at umahagulgol. Hindi na niya alam kung saan pahahanapin ang anak. Nangako naman ang mga pulis na tutulong na sila sa paghahanap kinabukasan. Dala ng stress at matinding pagod, hindi na malaya ni Alin Tinding na nakaidlip na siya. Nagising na lang ang Alin nang biglang may kwalang pagsapinto. Alin Tinding, Alin Tinding! May balita na ho sa nawawala! Sigaw nang nasa labas ng pinto. Napabalikwas ng bangon ang Ali at papungas-pungas na tinungo ang pinto. Napagbuksan niya si Alin na humahangos at ibinalita sa kanya na may natagpo ang mga bangkay sa may ilog. Hindi maiwasang kabahan ang Ali. May halong panginginig pa habang pababa siya ng hagdan. Sa sobrang pagmamadali, nakaligtaan na niya isara ang pinto ng kanyang bahay. Pagdating nila sa ilog, marami ng mga tao ang nagkukumpulan. Medyo nahihirapan pa si Alin Tinding na sumingit dahil sa dami ng mga nakikiusyoso. Halos panawan siya ng ulirat nang makita ang isang nakadapang babae na suot ang damit na anak ni Alin Tinding. Natatandaan ng Ali ang suot ng anak bago ito mawala, kaya kumpirmadong anak niya ang dalaga na nakahandusay at wala nang buhay. Malakas na napahagulgul ang Ali. Ganon din ang iba pang mga magulang ng mga bangkay. Labis ang paghihinagpis ni Tinding. Hindi niya lubos akalain na maglilibing siya ng sariling anak. Sa unang gabi ng lamay, may natagpuan si Tinding na isang maliit na papel. May nakasulat doon na kilala umano nito kung sino ang pumapaslang sa kanilang baryo. Nais din ang nagsulat na papuntahin siya sa may ilog kung saan natagpuan ang mga bangkay. Kahit medyo nag-aalangan ang Ali, mas nanaig pa rin sa kanya na malaman kung sino ang pumaslang sa kanyang anak. Nagpaalam muna siya sa kanyang mga kamag-anak na may pupuntahan ng saglit. Bago umalis, kinuha niya muna ang nakacharge na flashlight at agarang nagtungo sa ilog. Habang papalapit siya, may naulinigan siyang mga kaluskos mula sa kanyang likuran. Wala naman siyang nakitang tao o hayop na lumingon siya.
Bigla na lang nakadama ng di mapaliwanag na takot ang Ale. Pati ang kanyang mga paa ay tila ba ayaw nang magpatuloy. Akmang babalik siya sa bahay niya nang mula sa kanyang likuran ay may tumaman na isang matigas na bagay sa kanyang ulo. Tuluyang nagdilim ang paningin ni Alin Tinding. Nagising ang Ale sa hindi pamilyar na silid. Nagpalingalinga siya, ngunit aandap-andap na liwanag mula sa bumbilya ang kanyang nakita. Sinubukan niyang bumangon, ngunit laking gulat niya na mapagtanto niyang nakasilid siya sa isang sako. Tangi ang ulo niya lang ang nakalitaw. Hindi maintindihan ni Tinding kung ano nangyayari at kung paano siya napunta sa sitwasyong kinasasadlakan niya ngayon. Mariing ipinikit ng Ali ang mga mata nang may marinig siyang mga yabag papalepit. Nagkunwa rin siyang tulog at pinipilit ang sarili na umayos upang hindi siya mahuli. Iminulot niya ng kaunti ang kanyang mga mata at nakita niya ang isang lalaking nakatalikod habang may kinakatay dahil sa mga nagtilamsikang dugo. Halos di siya makapaniwala na makita kung ano ang pinagkakaabalahan ng lalaki. Isang binata ang kinakatay nito at pinagpuputol-putol ito ng lalaki. Pinigilan ni Tinding ang sarili upang hindi masuka sa nakita. Nanlaki ang kanyang mga mata nang tumagilid ang lalaki. At nakilala niya ito. Ito ay si Tonyo. Baka sa mukha ni Tinding ang hindi makapaniwala. Hindi niya inakala na kriminal pala ang kanilang kapitbahay. Iniligay ni Tonyo ang putol-putol na parte ng katawan ng kanyang biktima sa malaking freezer. Nanlaki ang mga mata ng Ale nang tumambad sa kanya ang maraming mga parte ng katawan ng tao. Nandidiri siya habang pinagmamasdan si Tonyo na kumakain ng mga laman loob ng tao. Bigla pang naging matulis ang mga kuko nito. Sa tingin ng Ale, isang aswang si Tonyo at ito din ang salarin sa pagkawala ng ilang mga kabataan sa kanilang baryo. Paglabas ni Tonyo, agarang tinanggalin Tinding ang pagkakatali niya pati ang sakong nakabalot sa kanyang kalahating katawan. Malapit na sanang matanggal ang pagkakatali nito nang biglang bumukas ang pinto at iniluwas si Tonyo na may dalang malaking itak. Nakakakilabot ang ngising pinakawalan nito habang mabalakis ang mapupulang mata ng lalaki. Dahan-dahan itong pumasok at naglakad patungo sa kinaroroonan ni Tinding. Panay naman ang atras ng Ale na makikitaan ng takot. Hindi na niya mabilang kung ilang beses na siyang napalunok dala ng matinding takot. Magpagayon man, pinilit niyang patatagin ang boses. Kasabay nun ay malutong niya itong pinagmumura. Nagdasal na rin si Tinding at humingi sa gabay ng Panginoon, subalit sadyang malakas ang pwersa ng kadiliman na mga oras na yun. Mabilis siyang sinunggaban ni Tonyo at pinagkakalmot habang ang isang kamay nito ay may hawak na itak na nakahumang sa leeg ni Tinding. Panay naman ang iwas ng Ale kahit panasukol na siya nito. Buong lakas niya tinadyakan si Tonyo na naging dahilan upang mabitawan siya nito. Kahit na medyo may kahinaan na si Tinding dala ng katandaan, pinilit niya pa rin makalabas nang mabilis sa bahay ni Tonyo. Nang makalabas, kaagad siyang humingi ng saklolo sa mga kapitbahay. Halos mapaos na si Alin Tinding sa kakasigaw para lang may makarinig sa kanya. Ngunit tila tulog na ang lahat sa bawat kabahayan. Pakiramdam ni Tinding ay may parang may mali. Dati kasi kahit malalim na ang gabi ay may mga makakasulubong ka pa rin sa daan. Ang iba naman ay nagkukumpulan sa gilid ng kanilang bahay upang mag-inuman o di kaya nagkakantahan. Subalit ngayon kahit alas 10 pa lang ng gabi ay wala nang kahit isang taong makikita sa gilid ng kalsada. Nakasarado na rin ang mga kabahayan ngunit makikitaan pa ng ilaw ang loob nito. Nagpatuloy sa pagtakbo ang Ali dahil may kalayuan pa ang kanilang bahay mula sa bahay ni Tonyo. Hindi niya inalintana ang pagod at uhaw. Ang importante sa kanya ng mga oras na yon ay makatakas sa bingit ng kamatayan. Nakadagdag sa kanyang kilabot na nararamdaman ang alulong ng mga aso.
pakiwari niya, naghahatid ito ng babala ng isang nakakilabot na kamatayan. Isang nakakahindik na sigaw sa kalaliman ng gabi ang pumainan lang sa buong baryo. Napakabangis ng anyo ang nasa harapan ng Ali at mababakas na handang-handa itong pumatay. May mga matutulis na mga pangil na tumutulo pa ang malapot nitong laway at may mapupula ding mga mata na matalim ang tingin. Napaatras si Alan Tinding ngunit alam niyang walang makakarinig sa kanyang sigaw sapagkat tila may bumabalot na itim na mahayka sa kanilang baryo. Mabilis pa sa alas 4 na dinambahan ni Tonyo si Alan Tinding. Walang awang sinakmal na matatalim niyang mga kuko ang kanyang puso ni Tonyo. Winakwak pa nito ang kanyang tiyan upang kainin ang kanyang mga lamang loob at sarap na sarap ito habang ninangasab ang nakahaing hapunan. Nang mabusog ay agad siyang bumalik sa pagiging anyong tao at hinila ang katawan ni Tinding patungo sa bahay niya kung saan nandun pa ang iba pang nawawalang mga kabataan. Doon pinutol-putol niya ang katawan ng Ali at inilagay niya sa malaking freezer kung saan nandun din ang iba pa niyang biktima. Halos magunaw ang mundo ni Terrio pag uwi na galing Maynila nang bumungad sa kanya ang balitang patay na rin ng kanyang inang si Alin Tinding. Hindi niya lubos maunawaan ang sunod-sunod na pagkamatay ng kanyang mga mahal sa buhay. Mahigit 8 taon siyang hindi nakauwi dahil sa trabaho at hindi niya inaasahan na ang pagkawalan ng dalawang mahalagang tao ang magpapauwi sa kanya. Dalawang kabaong ang nasa harapan niya at di niya napigilan ang luhang nais kumawala sa kanyang mga mata. Napag-alaman niyang nakita ang ulo ng kanyang ina sa may ilog kung saan nakita ang katawan ni Nika. Ang ipinagtataka ng mga taga-baryo ay kung bakit ulo lang ni Alin Tinding ang nandoon at wala ang ibang parte ng katawan nito. Sa harap ng kabaong, ipinangako niyang pagbabayarin ang may gawa nito sa kanila. Bago umano nangyari ang pagpaslang ay nakita pa ng isang kapitbahay nila na tinatahak ni Alin Tinding ang daan patungo sa may ilog. Hindi na nito nagawang tawagin ang Ali dahil mabilis ang pagmamaneho ng driver na sinasakyan ng kanyang kapitbahay. Hinintay muna ni Terrio na mailibing ang kanyang kapatid at ina bago isinagawa ang pinaplano. Patuloy pa rin ang pagkawala ng mga kabataan sa kanilang baryo kaya nagsagawa na ng aksyon ang mga opisyal ng kanilang baryo. Nakakalat ang mga pulis pati na ang mga tanod upang hulihin ang kriminal. Naniniwala sila na makakakuha rin sila ng lead tungkol sa pumapatay at nangkikidnap. Tumulong si Terrio sa mga alagad ng batas upang mas mapadali ang paghahanap nila sa kriminal. Habang sinusuri nila ang buong paligid, isang lalaki ang nakasuot ng itim na damit na may hood ang umagaw ng kanyang atensyon. May pasan itong isang malaking sako sa kanyang likuran. Masama ang kanyang kutob habang pinagmamasdan nito. Nagpaalam muna siya sa kanyang mga kasamahan na may pupuntahan lang siya saglit. Mabilis na sinundan niya ang lalaki at huminto ito sa isang malaking bahay. Pumasok ito sa loob habang iniwan lang itong nakabukas ang pinto. Walang pagdadalawang isip na pumasok siya sa loob ng bahay at kaagad na nagkubli. Nakamasid lang si Terrio sa bawat kilos ng lalaki. Binuksan nito ang isang nakakandadong silid at doon pabagsak na binitaw nito ang bitbit na sako. Napaigtag si Terrio nang biglang gumalawang sako. Maya-maya, sumigaw ang nasa loob nito at pinipilit na makawala siya. Narindi ang lalaki kaya agad niyang pinagtataga niya ang walang laban na babae. Napatakip ng bibig si Terrio lalo pa at nakita niya ang mapupulang likido na kumalat sa sako. Tumigil na rin sa kakasigaw ang nasa loob ng sako. Ilang saglit pa ay hinila nito ng lalaki at inilagay sa isang malaking freezer. Malayang napagmasdan ni Terrio ang mga putol-putol na katawan ng tao. Aswang! Sambit ni Terrio sa kanyang sarili. Habang ang lalaki ay sarap na kinakain ang pinutol na daliri mula sa kamay na nasa freezer. Natulala ito sa mga nakita dahil sa buong buhay niya
Ngayon lang ito nakakita ng totoong aswang. Maliban sa kwento ng kanyang pamilya at mga kaibigan, pinagpawisan ng malamig si Teryo. Hindi niya lubos sa kalain na totoo pala ang mga aswang at hindi ito gawa-gawa lang upang panakot sa mga bata. Biglang nag-alulong ng nakakakilabot ang mga aso sa labas. Maging si Teryo ay ramdam ang biglang pananayo ng kanyang mga balahibo sa batok. Kahit takot ay pinilit na pinatatag ni Teryo ang kanyang loob upang makuha ang husisya para sa kanyang ina at kapatid. Inilabas niya mula sa kanyang tagiliran ang batuta at punyal na ipinagamit sa kanya ng hepe ng pulis. Hindi kasi siya otorisado na humawak ng baril kaya binigyan siya ng batuta at punyal. Buong tapang na lumabas si Teryo sa kanyang pinagtataguan at agarang hinamo ng aswang na sarap na sarap pa sa pagunguya ng mga putol na daliri. Parang hindi na nagulat ang aswang na marinig ang boses si Teryo. Marahas itong lumingon sa kanya at ipinakita pa nito ang pagkain ng mga laman ng loob. Hindi napigilan ni Teryo ang pagsusuka. Nandidiri siya sa nakita, pati sa nakakasulasok na amoy na tila naaagnas na bangkay. Pinagmumura ito ni Teryo sa labis na galit, subalit hindi man lang natinag ang aswang. Sa halip, kalmado itong kumakain ng mga hilaw na karne ng tao. Mabilis na sumugod si Teryo habang nakahumang ang punyal na hawak niya. Nakaiwas naman kaagad ang aswang at galit na ibinalibag ang hawak na mga lamang loob at hilaw na karne. Ramdam ni Teryo ang pangalim na sasapitin niya kung hindi siya gagawa ng paraan upang mapatay ang aswang. Panay ang tulo ng mga malalapot nitong laway. Nawari ay natatakam sa karne na nasa kanyang harapan. Umatungan si Tonyo at galit na galit dahil nasapol ang kanyang muka nang batuhin siya ni Teryo gamit ang palanggana. Kaya kaagad itong nagpalit anyo bilang isang malaking aso at ilundagan si Teryo. Nagpambuno silang dalawa. Marami siyang mga kalmot na natamo mula sa mabangis at aswang na aso. Panaiwas rin si Teryo upang hindi makagat ang kanyang leeg. Mahigpit pa rin ang hawak ni Teryo sa punyal at batuta. Natempuhan niyang matamaan sa braso ang aswang. Walang humpay ang pagbuno ng dalawa. Nangihina na si Teryo dahil sa mga natamong sugat, ganon din ang aswang. Sa natitira pang lakas ay hinataw nito ng punyal ang dibdib ng aswang. Ngunit nadaplisan lamang ito dahil kaagad itong tumakbo palayo kay Teryo. Dahil nangihina at paika-ika ay pilit na hinabol ni Teryo ang aswang. Nakarating sila sa madilim na bahagi ng ilog at kaagad nagpalit ng anyo si Tonyo bilang isang tao at patuloy pa rin ang pagdurugo ng kanyang mga natamong sugat. Huminto ang aswang habang nasa likuran lang nito ang umahangos na si Teryo. Hindi alintana ng binata kung mamamatay man siya, basta maiganti lang niya ang sinapit ng dalawang mahal niya sa buhay. Humarap ang aswang kay Teryo at matamang itong tumitig sa kanya. Pinayuhan pa siya ng aswang na umuwi na lang dahil tiyak hindi umano itong matatalo. Subalit hindi nagpatinag si Teryo. Nang medyo makabawi ng lakas, muli siyang naghanda sa pagsugod ng aswang. Nagulantang naman ang ilang mga nagbabantay sa baryo na marinig ang malakas na boses ni Teryo na may minumura. Nagmamadali namang hinanap ng mga tanod at pulis ang pinagmula ng boses. Samantala, mabilis na muli humaba ang mga kuko at mga pangil ng lalaking nasa harapan ni Teryo at agad na naging aswang muli. Tonyo, ikaw ang aswang. Tonyo, ikaw ang aswang. Tonyo, ikaw ang aswang. Nagtilihang hiyaw ng mga taga-baryo na masaksiyan nila ang pagbabago ng anyo ng kanilang nagtitinda ng karne na kapitbahay. Nag-aalala ang lahat
na nakabili ng mga karneng paninda ni Tonyo na baka umano mahawaan sila ng pagiging aswang nito. Labis ang galit ni Tonyo dahil na bulgar na ang itinatago niyang sikreto. Isa sa mga tanod ang magsasalita pa sana, ngunit hindi na nito natapos ang sasabihin nang bigla nitong habulitin ni Tonyo at itinusok ang matutulis niyang mga kuko sa dibdib at hinatak ang tumitibok-tibok pa nitong puso. Kinagat nito ang leeg at tinukod pati ang mga laman loob ng tiyan. Napasigawan lahat dahil sa sindak at takot sa mga nasaksihan. Si Teryo naman ang binalingan ni Tonyo na nangihina rin. Akmang sasakmalin nito ang leeg ng binata at butasin ang dibdib nito, ngunit isang sunod-sunod na putok ang kanilang narinig. Natamaan sa may dibdib si Tonyo kaya nakakawag ito dahilan upang matumba ito sa may batuhan ng ilog. Kaagad na lumapit ang mga pulis kay Tonyo upang tignan kung buhay pa ito. Subalit biglang sinunggaban ni Tonyo ang isa sa mga pulis. Kakagatin sana nito pero kaagad na sumaklolo si Teryo at walang pagdadalawang isip na itinarak niya ang hawak na punyal sa mismong puso ng aswang. Nangisay si Tonyo hanggang sa nawalan ito ng buhay. Pinagtulungan nilang buhati ng aswang na si Tonyo at dinala sa damuhan. Kumuha sila ng mga panggatong at mga tuyong dahon. Iniligay nila ito sa katawan ni Tonyo at binuhusan ng gasolina ang buo nitong katawan. Agad sumiklab ang apoy at mabilis kumalat ang naturang apoy sa katawan ng aswang na si Tonyo. Medyo nabawasan ang puot na kanilang naramdaman kay Tonyo na makitang tuluyan na itong naging abo. Ikinuwento ni Tonyo sa mga alagad ng batas ang nasaksihan at kung paano niya nalaman na aswang si Tonyo. Maging ang mga pulis ay di makapaniwala nang sabihin ng binata na may mga putol-putol na parte ng katawan sa malaking freezer ni Tonyo. Pinasama siya ng mga pulis patungo sa bahay ng aswang na si Tonyo at doon na pagtanto nila na lahat ng sinabi ni Teryo ay totoo. Halos mapuno ang malaking freezer na maraming tinadtad na mga katawan ng tao. Nakita doon ni Teryo ang kaputol na katawan ni Alin Tinding at sa ilang mga nawawalang kabataan. Halos lahat ng mga taga roon ay naghihinagpis sa sinapit ng kani-kanilang pamilya. Pinanatiling lihim ng mga taga-baryo masisay ang nangyari kay Tonyo dahil si Tonyo ay isang dayo lamang sa baryo, masisay. At mahigit isang taon pa lamang na naninirahan sa kanilang baryo. Nakakatiyak naman ang lahat ng taga-baryo masisay na walang maghahanap dito. Sapagkat wala itong kamag-anak ayon na rin mismo sa ikinuwento dati ni Tonyo.